ganun ba? Sasabihin mo na naman na ako lang at wala nang iba pa. Tapos hindi mo ako sinasamahan sa lahat ng mga lakad ko. Marami akong mahalagang gagawin kaysa sa mga lakad mo, Viviana. Para sa'yo, walang mahalaga kundi ang mga pasyente mo at yung mga estudyante mo sa university. Pero hindi na talaga ako papayag na baliwalain mo na lang ako. Tandaan mo, Juan Miguel, kung hindi mo ako sasamahan sa party ni Judge Velarde mamaya, pupunta ako mag-isa. Ay, bahala ka, Viviana. Sasamahan mo ako dun sa party o pagsisisihan mo ito talaga. Wala ka talagang kwenta! At ikaw? Ay, anong ginagawa mo dito? Pangako ko, ikaw lang ang mama. Aray! Sinabi ko sa'yo, dinala ko na naman dito yung malinis mong mga damit eh. Hinihintay ko na naman yung bayad. O sige na, ibigay mo na sa akin ngayon ang bayad. Sige na. Dapat naghintay ka sa kusina. Magkano ba? 40 pesos lang ang lahat. Kahit 50 pa. Oo, ba? Salamat, ha? Ayan, o sige, umalis ka. Salamat. Na. Teka, dito ako dadaan. Ikaw ang bahala. Basta umalis ka na. Sige, salamat. Ngayon sabihin mo sa akin, ba't kayo nag-away ni Viviana? Hmm? Mahalaga para sa akin ang profession ko. Gusto ko maging magaling Eduardo. Oo, alam ko naman yan, Juan Miguel. Pero meron kang asawa at isang anak. At maraming pera para mabuhay. Bakit kailangan mong ibuhos ang oras mo sa trabaho mo? Hindi ko maintindihan. Bakit? Ay, Eduardo, kahit sino sa inyo, walang makakaintindi kung gaano kahalaga sa akin ang profesyon ko. Pero alam mo, may papaliwanag itong lahat ng nakaraan ko. Ano sinasabi mo? Eduardo, nasa katawan ko at kaluluwang isang marka na aking ginawa. Parang marami akong dapat pagsisihan, mga kahihiyan. At pakiramdam ko, dapat ko munang ayusin lahat. Para pang isang moral commitment para sa sarili ko. Ano ba talaga yung ginawa mo, Juan Miguel? Gusto mo bang sabihin? Meron akong itatanong sa'yo, Iha. Bakit ba ayaw mo sabihin ang nangyari sa'yo? Alam mong hindi ko sasabihin kahit kanina yun, Candelaria. Kahit kailan. Sikreto yun. Sikreto ko. Nag-i-enjoy ba kayo dito? Oo naman, Mrs. Velarde. Salamat. Talagang nag-i-enjoy kami sa party nyo. Natutuwa talaga ako at nakapunta kayong lahat. Iniwan ng asawa ko yung mga ginagawa niya ngayon para lang makapunta dito sa celebration ng wedding anniversary nyo. Isang kalangan ito, Dr. Salomon. My pleasure. Alam nyo, kung isasama yung una namin pagkapakasal ni Cecilia noon, 24th anniversary na namin ito ngayon. Ah, totoo ba yan? Wow! Congratulations, Judge. Matagal niyo na pala. Salamat. Hindi ko akalain tumagal kayo ng ganyan nang wala man lang anak. Siguro kaya hindi talaga kayo magkaanak dahil ayaw ninyo. Siyempre, gusto namin magkaroon ng anak. Kahit isa lang. Pero hindi talaga kami nabiyayaan. Judge Velarde, meron sana akong gusto sabihin sa inyo kung okay lang, sir. Oo naman, Dr. Saruman. Doon tayo sa study room. Gusto mong sumama, Eduardo? Ayoko. Dito na lang ako, Juan Miguel. Baka dumating si Elsa. Baka maaga matapos yung date niya at sumulod siya rito.
sa'yo na. Excuse me. Okay. May gusto talaga ako sa iyo, Marichuy. Eh. Hindi mo ba nahalata? Ito ang gabi natin, Marichuy. Eh. Ano ba problema mo? Kaya nga po, interesado akong tulungan ng mga kabataang may problema at nangangailangan ng leksyon sa buhay, Counselor. Sa pamamagitan ng advice sa therapist mo, siguradong maiwasan ang mga trahedya sa mga kabataang naliligaw ng landas. Hindi sila mamamatay ng maaga dahil sa pagdodroga nila o kaya naman ay makulong sa bilangguan. Congratulations, Dr. San Roman. Nakikita ko na mabait ka, tigit sa lahat. Gusto mong makatulong talaga sa mga kapusparan. Gagawin ko to dahil meron din kasi akong mga dahilan na personal. Pero mas maganda talaga kung tayong dalawang magtutulungan para sa mga nangangailangan na kabataan. Kung gano'n, nandito ako para tulungan ka sa lahat, Dr. San Roman. Galiapador! Ano bang hinihintay mo? Marichuy, sandali lang! Alam mo, ang saya-saya talaga ng gabi ko. Okay naman, nag-enjoy ka. Oo. Naisip mo ba na tama ang sinabi ko sa'yo? Dapat lagi tayong lumalabas, no? Kailangan mag-enjoy tayo sa buhay. Ngayong gabi, babawi ako sa'yo. Halika, umakyat na tayo dun sa kwarto. Magbabasa muna ako dun sa library. Hindi pa ako inaantok. Susunod na lang ako. Kung yan ang gusto mo. As usual, mauuna na naman akong umakyat.